The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me. I will make you fishers of men." Then they abandoned their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets, and they called them. So they left their father Zebedee in the boat along with their hired men and followed him. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Misan po, meron akong kakwento. Kakape-kape kami. May malaking negosyo itong kakwento ko. Medyo matanda po siya ng konti sa akin. Pero hindi pa matanda. At sabi niya, alam mo, Father, I have this worry. And then, ano po yun? Sabi ko, kala ko baka may malaki siyang problema, no? Iniisip ko lang, sabi niya, may pinagpapaguran akong negosyo. No? May pinagpapaguran akong negosyo. Maganda yung negosyo niya. No? At sabi niya, iniisip ko lang, I'm giving everything in this business. It is growing. It is expanding. Marami po yung nakikipamuhay sa kanya. No? Na, mga trabahador. Maraming mga partners. Maraming umaasa na sa kabuhayan dun sa negosyong na established niya. Ang worry ko lang, Father, if who will continue with what I'm doing now? If my children will continue what I am doing? Then naisip ko, oo nga, no? Pwedeng may pinagpapaguran ka ngayon, bigay na bigay ka, lumalaki, and then walang magpapatuloy. It is a very practical concern of the Father. It so happened pa naman, yung wife, hindi niya puli niya yung business na binuksan niya. Parang analogy ko po doon, alam niyo po yung sa Olympics, yung relay, yung parang running competition, tapos hindi lang isa yung tumatakbo, kumisan lima sila, anim, tapos relay, tapos pagkatapos ng tumakbo, ibibigay mo sa isa pa, tapos tatakbo na naman. Diba? It's like a race that it's not your individual success or individual effort. Your success depends on how they continue with your best effort. Ang hirap yata at sakit-sakit na training ka, tapos takbong-takbo ka, pawis na pawis ka, bigay na bigay ka. Tapos pagkabigay mo dun sa kasunod, hindi man tumakbo. I think the gospel today gives us an insight of our concern for continuation. Because as John was arrested, Jesus continued. As John was arrested, it was the beginning of the ministry of Jesus. To continue even in a negative context, the arrest of John. Meron pong mga Bible scholars during the time that we were studying, sinasabi nila,
that John is not a simple preacher. John the Baptist is not a simple preacher or prophet. He had a big following. Ang tawag po doon, the Johannine movement. At sinasabi nila, Jesus was also a member of the Johannine movement. The mere fact he was baptized by John, he was initiated by John in the movement, that Jesus agreed with the message of John. Repent, the kingdom of God is at hand, and believe in the gospel. In fact, the gospel also relates the same message of Jesus. Jesus being part of the movement of John, when Jesus was arrested, it was the signal for Jesus to start his mission and push it further to fulfillment. Kumisan, di ba, pag mayroong negative na nangyari, ayaw na natin magpatuloy. Pati pagpapatuloy ko yan, na-aresto si John. Baka ma-aresto din ako. John was not only arrested, he was even beheaded by Herod himself. And a lot of people are easily discouraged when negative things happen. Ayaw ko na. May problema eh. Hinto na natin. Mahirap eh. A lot of people are discouraged. When stressful situations, they give up. They are disheartened. But the gospel invites us, in the midst of difficulty, do not give up. Begin something new. It will be even better. The arrest of John, which is very negative, was a signal for Jesus to begin something better. From John to Jesus, we realize that even learning comes from what is connecting from what we have learned before. Sa pag-isip po, tinatawag nilang pedagogy of learning. We only learn only when we connect it with what we already have. You do not learn from a vacuum. Hindi ka pwedeng meron ka matututuan out of nowhere. Kung ano yung alam ng bata, ituro mo kung saan siya nag-umpisa. Kung alam na yung kulay yellow, i-explain mo yung kulay yellow na alam niya, then you continue with the next level of colors and so on. I think the mission of Jesus connected with the mission of John. He did not contradict. Kumisan kasi nakakalungkot yung mga leaders eh. From one leader to another, dahil hindi kita kapartido, hindi tayo pareho, I will begin all over again. The gospel is about continuation. You don't have to invent the wheel. It is already there. May binabasa po ako yung binigay na libro sa akin nung Pasko. Ang title ng libro, Innovators. At pinakita doon sa book na yon, ang what we have now, the internet, the computers, the wifi, the technology, it was never invented by one person. It was built up from one group of researcher, from another group, from one group of friends to another. It was continued and carried on by, passed on by one to another. I think the mission is something like that. It's never my mission versus your mission, my activity and your activity, especially in the church and also in the family and in our personal life. The good thing about the gospel, from John to Jesus, we celebrate the gospel's continuation from Jesus to His disciples. Tingnan niyo po, ang gospel natin, take note, it's from Mark chapter 1, verse 14. Nag-uumpisa pa lang si Jesus from John to Jesus to His disciples. Kaya nga, as Jesus was starting, He already continued by calling His first disciples. Come, follow me. As if Jesus is thinking, sana hindi matapos sa akin. Kung ano man mangyari sa akin, somebody will continue. Somebody will pursue. It presumes also a very positive relationship of friendship and shared values.
sa palagay nyo, bigyan ko po kayo ng situationer. Sa palagay po ninyo, pag may meron kang in-invite na hindi mo kilala, sasama ba sa'yo? A total stranger will invite you, come follow me. Sasama ka? O ikaw mismo, may dinaanan kang nagtatrabaho sa kanto, come follow me. Sa palagay mo, sasama sa'yo? Siguro sasama. Sino ka? I would like to assume that the call of Jesus is established from already a deep relationship of friendship, a camaraderie where they believe in a certain value and a belief that they have a mission together. That's why when Jesus called them, they followed Him. You cannot follow a person you do not know. You cannot follow the Lord that you don't have a relationship with Him in your prayer life, in our masses, in your spiritual life. Naniniwala po ako dito eh. Kasi even Jesus, when He started, He must be related with the disciples. Check nyo po sa John chapter 2, yung wedding at Cana. When Jesus was asked by the mother, "My son, can you provide additional wine? Because it's the wedding, they are running out of wine." Ano sinagot ni Jesus? "My time has not yet come." Hindi pa ako, it's not the time of my ministry. Okay pa ako, hindi, nagpiprepare pa ako, hindi pa. Pero I ask you, though it is not yet time for Jesus, for His ministry, sino yung kasama niya noon? Jesus and Mary and the disciples of Jesus. Bago pa nag-start si Jesus, kasama-sama na niya yung mga disciples niya. Nakikipagkasal na sila. Nakikikain na sila. Sa palagay ko, nakikipag-inuman pa sila. Kaya naubos po yung alak. Sa palagay ko, may bisita rin silang EMDC. Kasi kasal. Kaya naubos po yung wine. And you know, that friendship, it was so easy for them to carry on the mission because there is a starting relationship. Ang hirap po kasi mag-invite na hindi mo naman kilala at wala kang magandang relasyon. I think the greatest miracle here is not only the call, but when James, Peter, John, and Andrew were caught up in the loving embrace of God's net, which is a wonderful God's invitation. Kala nila, "Come, let us make you fishers of men." But actually, they are the first catch. They are the first catch of the fisherman in Jesus. My dear friends, I want you and I invite you to continue to carry on, to pass on the values we have received. Let us think of sustainability in our faith. Last week, Fiesta ng Santo Niño, I was really very passionate about proclaiming our passing on of our values to our children and to our apo. I don't mind if they are running or a bit noisy, you can, anyway, pwede naman pong pasyal sa garden. But what is important, they are receiving our faith. They receive what we value. Not only for your business and endeavors at home, but more so our faith. Meron pong song, ang title, "Pass It On." Parang it only takes a spark to get the fire going. The love of the Lord has come to me, I want to pass it on. And this is an invitation for us to continue. That I would give you an assignment. Okay lang po, bibigyan ko na kayo ng assignment. Tanong ko lang po, what are the values in your family you want to continue? Ano po yung tinanggap ninyong mga pagpapahalaga sa pamilya nyo, mga magagandang kaugalian that you do not want to lose? Ano yung natanggap nyo sa mga magulang nyo, sa pamilya, sa komunidad natin na gusto nyong ipagpatuloy? Let us pass it on. Let us continue. Let us continue even inviting far beyond your children. Kung minsan may kaibigan kayo, kaya pala hindi sila masaya,
wala ang Diyos sa buhay nila. Alam niyo po, matagal na akong pare, 20 years na. Kung minsan nakakita kong mag-asawa, may problema sila. Tinitignan ko man, malaki yung bahay nila. Wala naman silang utang na malaki. Yung mga anak nila, tapos na. Maganda yung profession ng mga anak nila. Ba't hindi sila masaya? Bakit parang hindi sila kumpleto? And then, you know, quietly, I'm just thinking, siguro dahil wala pa o wala na ang Diyos sa buhay nila. Wala na po sigurong masama kung mag-invite tayo, di ba? Huwag po kayong magalit na eh. Mabuti pa yung mga born again. Masipag silang mag-invite. Tayong mga Katoliko, ang yandirit. We don't invite others to go to church. Why not? You're not inviting other religion. No, no. You're just inviting Catholics. Tara, tetasin ba birthday mo? May Kenny, tukyan nyo kami. Wedding anniversary mi, simbata mo. Tsaka tamag kape. It is a way of inviting them to share the grace of the wonderful faith that we celebrate today. It's more than what money can give. It is the joy that knowing that God is with us. And that is our mission. Gusto ko lang po magtapos sa isang karanasan ko nung nagmimisa pa ako sa Pilar Village na ngayon ay parokya na. Nung pong hindi pa parokya yung Pilar Village, under pa sa San Agustin, ang parish priest pa noon, si Apong De La Cruz, nagmimisa na po ako sa Pilar Village, hindi pa parokya. Every Tuesday and second Sunday, ako po yung nagmimisa doon. At napansin po sa Pilar Village, pagkatapos ng misa kong alas 6 ng umaga, pag Tuesday, mayroon po isang grupo ng mga joggers. Hindi po sila nagsisimba, siyempre. Nagja-jogging sila eh. At marami-rami din po sila, puro lalaki. Most of them, mga retired professionals. Alam nila, pare, kilala ni sasakyan ko. At pag nagmimisa po ako, binibiro pa ako. Kasi simbahan sa Pilar Village, nakaharap po sa daan. No? Nakaharap sa daan. Pag nagmimisa akong alas 6 ng umaga, dadaan sila. Kunyari, ama namin, dadaan sila. Gaganyan pa sila sa akin. Tapos ako naman po, nagmimisa, gaganyan din naman ako. Pero hindi kami magkakakilala. One time after the mass ng alas 6, nakita ko sila, nagbi-break pa sila. Yun pala yung ginagawa nila. After jogging, magbi-break pa sila ng hot pandasal, sardinas, at saka kape na mainit. So, minsan po, pauwi ako, they flag me down, Father, Father, magkape ka pa. So, I parked and I joined them. Napansin ko, nagkukwentuhan sila, hindi man totoo yung pinagkukwentuhan nila. Ipapagmaisla mo. Baka balada mo yung ogyo din eh. May kipagmahisyan ko naman. And then the next week, I expecting that Tuesday, they will invite me again. Nagdala po ako ng prutas. Yung offertory. May kasal ako nung linggo, may prutas ako. Tuesday, Father, kape, kape tayo uli. Ha? Bumaba ako, this time nakahanda po ako, may dala akong prutas. Ha, palakpaka sila. Kanyaman pala yung fruits nga daw. Kwento. Hindi man totoo yung pinagkukwentuhan namin. And then, you know, after some time, they became very good friends. Until now, sometimes they drop by. Sometimes I go to their occasions. Binanya ko yung mga apo nila, binless ko yung mga bahay nila. Up to the point, sama-sama na silang nagsisimba pag linggo sa isang lugar. And you know what I heard lately? Nung meron ng parish priest, sila pa yung nanguna sa construction ng kumbento ng pari nila doon. I'm so happy. It all started with an invitation. Tara, Father, mag-breakfast ka pa. And it was also a sample invitation. Tara, teko simba, anniversary ng parokya. And since then, the good friendship and the mission continues. Let us continue the wonderful gift the Lord has given to your family and to our church. The values we celebrate in this Mass. The presence of God in our life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible.
consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men, for our salvation, he came down from